Kamusta? Maligayang pagbabalik dito sa Cine Recaps. Sa Cine Recaps natin ngayon ay ating matutunghayan ang isang comedy film na pinamagatang How to Train Our Dragon. Kaya sit back, relax, and enjoy. Panoorin to hanggang sa huli. Si Jackson ay isang 6 na taong gulang na umiibig sa kanyang kaklase. Isang araw, ibinigay niya sa kanya ang isang marriage certificate at hiningi na pirmahan ito. Nang tanggihan ng babae, nag-alok siya ng 2 tiket sa sinehan kapalit ng pagiging kanyang asawa. Pumirma ang babae sa mga papel ngunit ginamit ang mga tiket para makipag-date sa ibang lalaki. May 5 ate si Jackson na sobrang protektibo sa kanya. Nakita nilang sobrang nasasaktan siya, kaya sinumpa nilang protektahan siya mula sa mga babae sa buong buhay nila. Ilang taon ang lumipas at naging isang gwapong binata si Jackson, ngunit wala siyang privacy mula sa kanyang mga kapatid. Pinakilala rin tayo sa 5 ate niya. Ang pinakabata, si Lily, ay nasa parehong klase niya. Tapos, si Violet na miyembro ng Archery Club. Ginagamit niya ang kanyang galing upang pagsilbihan si Jackson. Ang 3rd kapatid ay isang hacker na nagngangalang Heaven. Sumisira siya sa sistema ng seguridad ng paaralan upang bantayan ang kanyang kapatid. Ang 2rd pinakamatandang kapatid ay si Melody, na guro sa paaralan na pinapasukan ni Jackson. Sa huli, ang pinakamatanda ay si Sarah. Siya ang mainitin ang ulo na kinatatakutan ng lahat. Matagal nang naghiwalay ang kanilang mga magulang, kaya ang mga babae ang nag-aalaga sa isa't isa at sa kanilang kapatid. Isang araw sa paaralan, pagod na si Jackson na palaging sinusundan ng kanyang mga ate. Ginawa ng kanyang kaibigan ang isang kasuotan na nakakapagtago upang tulungan siyang magtago sa kanila. Sa isang pagtatangka na magpanggap, natagpuan ni Jackson ang sarili sa locker room ng mga babae. Ngunit nadiskubre siya ng isang bagong batang babae na nagngangalang Meng at dinala siya sa tanggapan ng akademikong mga gawain. Hindi na siya nabahala kahit matrouble siya, basta't huwag lamang malaman ng kanyang mga ate ang lahat. Pagkatapos ng paaralan, kinakabahan siyang umuwi, umaasa na hindi na-inform ang 2rd pinakamatandang kapatid na si Melody ng administrasyon. Nang walang nagbanggit sa mga pangyayari ng araw, nagpahinga siya ng maluwag. Ngunit sa hapunan, casually na binanggit ni Melody ang pangyayaring natagpuan siya sa locker room ng mga babae. Lahat ay tumingin kay Sarah, ang pinakamatandang kapatid, na namumula sa galit. Sa sumunod na eksena, hinaila ng mga babae si Jackson at itinanong kung ano ang ginagawa niya sa locker room ng mga babae. Pinagbawalan na siya ng mga babae na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga babae upang hindi masaktan ang kanyang puso. Bagaman medyo labis ang pamamaraan, iniisip ng mga ito na ito ang pinakamabuti para kay Jackson. Gayunpaman, hindi niya sinasang ayunan ang mga pananaw nila. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumaban siya at sinabing kailangan niyang magkaroon ng kasintahan balang araw. Bago harapin ang hamon, nagkokompus muna si Sarah bago haminin siya na hanapin ang isang kasintahan na kayang sumabay sa enerhiya ng kanyang mga ate. Mahirap ang gawain ngunit handa si Jackson na ito ay tanggapin. Kinabukasan, gumawa siya ng board na nag-aanunsyo ng paghahanap ng kasintahan. Nagpayo ang kanyang kaibigan na kausapin si Meng dahil tila gusto nitong tulungan ang lahat ng tao. Sa isang montage, makikita natin si Meng na tumutulong sa mga tao sa mga bagay na hindi talaga kailangan ng tulong. Pumayag si Jackson na gawin siyang kasintahan niya pero wala siyang karanasan sa pakikipag-usap sa mga babae. Kaya ang kanyang kaibigan ang gumaganap bilang kanyang wingman at lumalapit kay Meng upang magyabang tungkol kay Jackson. Tinawag niya si Jackson na biktima ng mga pambubugbog ng mga ate nito at ibinahagi lahat ng mga ginawa ng mga babae sa kanya. Matapos marinig ang mga kwento, naaawa si Meng sa kanya. Lumapit siya kay Jackson upang maging kaibigan nito ngunit nagbago ang kanyang isip nang malapitan siya nito. Biglang kumalat ang balita tungkol sa isang malupit na oso na umaatake sa mga mag-aaral. Nagpapanggap na bayani si Jackson at nagpapanggap na sinagip ang lahat, ngunit sa katunayan ay isang stuffed toy lang ang oso. Pati ang larwang ito ay tumulak sa kanya at siya'y nahulog sa hagdan at nagdulot ng pagkakabalian sa ospital. Sa sumusunod na eksena, nagising si Jackson at nakita ang sarili sa isang kama sa ospital na may kasamang si Meng. Bagaman hindi nag-work ang plano kung paano niya gusto, mas marami siyang oras na makasama si Meng. Sinabi niya rito na gusto niyang maging kaibigan niya siya dahil sa awa. Tapos, dumating ang 2 sa mga ate ni Jackson at sinimulan siyang asarin dahil hindi niya inalagaan ang kanyang sarili. Ito ay nagalit kay Meng at iniutos sa kanila na tigilan nila yon. Nang tignan sila ng mga babae nang may pagkabigla, ipinakilala niya ang sarili niya bilang kasintahan ni Jackson. Nagulat si Jackson at nagtaas ng kilay sa sinabi niya. Sa bahay, dahan-dahan silang nagtanong si Lily at Violet kay Jackson kung totoo ba talaga na may kasintahan siya.
Ngumiti lamang siya sa tanong at hindi nagbigay ng tiyak na sagot. Iyon ay hanggang sa tanungin siya ni Sarah, ang pinakamatandang kapatid, at kailangan niyang sabihin sa kanya tungkol kay Meng. Muling inilagay ng mga kapatid siya na patiwarik, hindi naniniwala na nagawa niyang magkaroon ng kasintahan sa loob ng isang araw. Sinisiguro ni Jackson na ito ay pag-ibig sa unang pagkakakita, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng mga babae. Gayunpaman, nagpa siya silang suriin ang kahusayan ni Meng upang makita kung karapat-dapat siya sa kanilang kapatid. Sa sumusunod na araw, sina Violet, Melody, at Lily ay pumunta sa paaralan na parang isang lugar ng labanan. Kapag magkasama sina Jackson at Meng, sinubukan ni Violet na barilin siya ng pana ngunit sinaway ito ni Jackson sa tamang oras. Napansin ito ni Meng at sinabihan ang mga babae na malupit sila. Harap-harapan silang humarap, naghamon sa isa't isa. Kapag hindi gumana ang paraan ni Violet, ginamit ni Lily ang kanyang kamay. Hinaharas niya ang mga gwapong lalaki sa paaralan na lapitan si Meng at ligawan siya. Umaasa siyang mag-aalinlangan si Meng sa pagmamahal niya kay Jackson, ngunit nabigo ang plano. Tinulungan ni Jackson si Meng na makatakas mula sa mga lalaki. Habang tumatakbo sila sa hallway, napansin sila ni Violet mula sa kabilang dulo ng paaralan at handa na namang magpaputok. Ngunit ngayon, sa kapalit, sinadyang kanyang sinaboy sa himpapawid ang pagsabog ng ibang tao. Nagdulot ito ng isang pagsabog sa gitna ng ere na hindi masama sa sinuman. Habang naguguluhan ang lahat sa sanhi ng pagsabog, nakita natin ang isang lalaki sa isang chemistry lab na naghahanda ng higit pang mga pampasabog. Hindi malinaw ang kanyang motibo ngunit tila iniligtas niya si Meng mula kay Violet. Pagkatapos ng sakuna, dumating sina Jackson at Meng sa bubungan at nag-enjoy ng mga popsicle kasama-sama. Natuklasan ni Jackson na nagpapanggap lang si Meng bilang kanyang kasintahan dahil sa akala niya ay sinisikap ng mga ate niya na magnakaw ng mga kapanalig niya. Hindi niya ito itinama, nagpa siya na itago ito mula sa kanya hanggat maaari. Sa bahay, nakakahiya ng umamin na nabigo sina Lily at Violet. Kinuha ni Heaven, na magaling sa mga computer, ang responsibilidad na sirain ang reputasyon ni Meng. Nagtipon siya ng mga random na CCTV footage ni Meng sa paaralan at ginawa ang isang kasinungalingan tungkol sa kanya na isang masamang tao. Bago niya ito may upload sa internet, biglang nawala ng kuryente. Nakita natin na ang lalaki mula sa chemistry lab ay nasa labas ng kanilang bahay. Siya ang nagputol ng kuryente upang iligtas si Meng, ngunit hindi pa rin malinaw ang kanyang tunay na hangarin. Sa loob ng bahay, ang tatlong kapatid na nabigo ay lumuhad sa harap ng ikalawang pinakamatanda na si Melody. Nasa kanya na ang responsibilidad na alisin si Meng. Sa sumusunod na araw, hinamon niya si Meng sa isang paligsahan sa palaro. Nagharap sila sa isang kompetisyon ng pagtitigan at ng pagkuha ng isda. Parehong panalo si Melody at ipinakita niya kay Meng ang kanyang pwesto. Nagkakataon na magkumpetensya sila para sa huling paligsahan kapag dumating ang pinakamatandang kapatid na si Sarah. Nagpakilala ito sa sarili bago haminin si Meng sa isang labanan ng paghagis ng martilyo. Kailangang ihagis nila ang mabigat na bola ng metal na malayo hanggat maaari. Gamit ang kanyang mga natatanging kasanayan, pinapataas ni Sarah ang bola sa ere. Kapag siya naman ang nagkakataon na ihagis, kumuha siya ng isa pang bola mula sa stand. Napansin natin na isang susi ang lumabas mula sa bola, nagpapakita na ang bola ay may pampasabog na maaaring sumabog sa anumang sandali. Napansin ito ni Meng at sinunggaban ang bola mula kay Sarah bago ito itapon. Kapag sumabog ito, nalaman ni Sarah na nailigtas ang kanyang buhay. Simula niya nang nagustuhan si Meng na nagpapahalaga rin ang ibang mga kapatid sa kanya. Tumatakbo si Jackson sa paligid ng larangan, nagpapasalamat sa Diyos sa pagdala ni Meng sa kanyang buhay. Sinundan ito ng montage ng mga pagkakataon na nagkasama sina Jackson at Meng. Nagdaos sila ng ilang mga date at sa wakas, nag-convert mula sa peking magkasintahan patungo sa tunay na magkasintahan. Habang nakikilala nila ang isa't isa ng higit pa, lalo nilang nagustuhan ang isa't isa. Sa isa sa kanilang mga romantikong pag-date, nagpunta sila sa isang walang laman na beach at nagkasama sa buong gabi. Sa umaga, naglaro sila ng magkaasaran at nagyakapan. Sa gitna ng mga ito, patuloy na sinusundan ng lalaking Kimiko ang kanilang mga kilos. Ang pagyakap ay nagpalutang ng galit sa kanyang dugo, ngunit hindi siya gumawa ng anumang hakbang sa ngayon. Kinabukasan sa paaralan, magkasama sina Lily at Jackson. Binuksan ni Lily ang isang lunchbox na may explosive. Biglang may malakas na pagsabog na nagpanginig sa buong paaralan. Okay si Jackson ngunit kailangan ng CPR si Lily upang mabuhay muli. Sa swerte, isang kemikal na pagsabog lamang ito at ligtas ang lahat. Napansin ni Meng si Jackson at ang kanyang mga kapatid na nagkukumahog na magkasama sa takot at napagtanto kung gaano nila kamahal ang isa't isa.
Lumayo siya mula sa eksena at sinusundan siya ni Jackson. Nagkabanggaan sila ngunit hindi na binibigyan ni Meng ng pansin si Jackson at sa katunayan na maaaring mamatay ito noon. Naguguluhan si Jackson at nasasaktan ngunit hindi niya siya tinanong kung ano ang mali. Sa katotohanan, natuklasan ni Meng na ang masasamang bagay na nangyayari kay Jackson at sa kanyang mga kapatid ay nagsimula lamang nang maging sila. Iniisip niya na dala niya ang malas sa kanilang buhay at nagpa siya na lumayo. Sinusubukan siyang kausapin ni Jackson nang paulit-ulit ngunit patuloy siyang iniiwasan. Isang gabi, malakas ang ulan sa bayan. Nasa bahay si Jackson nang makita niya ang balita tungkol sa baha sa mga kalsada. Naalala niya na si Meng ay nasa paaralan at naghihintay na humina ang ulan noong huling makita niya ito. Tumakbo agad siya sa paaralan upang hanapin ito na hirap na tumayo dahil sa ulan. Yakap ni Jackson siya. Nagmamakaawa na bumalik siya sa dating sarili pero sinadyang itulak siya ni Meng ng palayo. Nagkataon na ililipat na siya sa ibang paaralan at gusto niyang layuan siya hanggang sa panahon na iyon. Naiwan siyang sugatan si Jackson sa ulan sa buong gabi. Sa umaga, naririnig niya ang may lumalapit sa likod niya. Iniisip niya na si Meng iyon at niyakap niya ito. Ngunit ito pala ang lalaking gumawa ng mga explosive hanggang ngayon. Binigyan niya si Jackson ng electric shock at dinukot siya. Noong gabi ay may isang party sa paaralan. Nag-e-enjoy ang lahat sa live music at palabas habang malungkot si Meng sa isang sulok. Nag-aalala ang mga kapatid dahil sa kawalan ni Jackson. Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila para hanapin siya at natuklasan na ang kanyang cellphone ay malapit lamang. Pagkatapos ng isang fireworks display, mayroong isang kakaibang taong may maskara ang umakyat sa entablado. Siya ang kidnapper na nagtali kay Jackson sa isang rocket na sinasabing Lal iPad. Sa tanong kung ano ang dahilan ng kanyang galit, ibinunyag niya na hindi siya nakikita ng sinuman at walang mga kaibigan. Nahulog siya sa pag-ibig kay Meng sa unang pagkakakita at palagi siyang nasa paligid niya. Sinagip niya siya mula sa mga kapatid ni Jackson, ngunit wala pa rin ibang minamahal si Meng kundi si Jackson. Sa makatuwid, narito siya upang mag-higanti kay Jackson na nakawin ang tanging kaligayahan niya sa buhay. Sinusubukan ng mga kapatid, si Meng, at maraming mga kaibigan ni Jackson na pigilan ang rocket. Nagtagumpay sila ngunit tigil lamang ito ng ilang segundo. Bago lumipad, inamin ni Jackson kung gaano niya kamahal si Meng. Sa wakas, siya'y nagpalipad patungo sa langit at namatay sa sumunod na pagsabog. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Meng sa harap ng isang libingan. Nag-alay siya ng mga bulaklak at humiling ng mga biyaya. Biglang sumulpot sa eksena si Jackson, nagpapakita na nasugatan lamang siya sa huling aksidente ngunit bukod doon ay nasa mabuting kalagayan siya. Ang libingan ay sa ina ni Meng na namatay noong nakaraan. Sa huling eksena, nakita natin ang mga kapatid na dumating at nambubuli kay Jackson tulad ng dati.